dinutdot mo siya, ayan, lalagas, ganon. May fallouts ba? Ang gaganda talaga, guys. Wow, grabe ang kulay. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me, Sabrina. And for today's video is meron tayong bagong i-review na product. Ang daming naglabas ang mga eyeshadow na very affordable, pero sobrang quality niya. Meron yan sa mga Lazada, sa Shopee, and iba-iba yung brand niya. Pero ito ang nagustuhan ko. Marami na rin ata nag-review ng product na to, pero nagustuhan ko siya dahil sa mga shades niya, and very affordable siya. Mabibili natin to sa Lazada. Always naman, sa Lazada naman talaga ako umu-order. So, ito yung ating, yes, the Tropical Vacation Focal Lure Eyeshadow Palette. Lalagay ko na lang sa description box kung saan link ko siya nabili and kung magkano siya. Ito siya, ayan, naka-box pa yan. Ngayong pandemic, eh, dapat lagi tayong naka-mask. Ang na-expose lang sa atin is yung ating eyes. Kung nakita niyo sa aking mga previous videos, meron akong shinare sa inyo na new normal makeup video ko. Iba yung eyeshadow palette na gamit ko doon. Nawiwili akong magbili-bili ng mga eyeshadow. So, ito, gusto ko siyang itry. Tignan natin kung gano'n siya ka-quality and gano'n siya ka-pigmented. Ang ganda ng packaging niya, guys. Sobrang iningatan. Ayan. Bukod sa meron siyang box, meron pa din siyang cover dito sa loob. And siya, guys. Hindi siya plastic material, pero parang karton na matigas. Okay din, kasi iningatan naman yung product. Talagang madami siyang safety, ganon. Huh? Ito yung loob niya, guys. Ang nice! Ang gaganda ng shade! Ang maganda dito is, the color niya is meron siyang shade. Yes, ayan. Kung makikita nyo ha, meron siyang wax, may bee, may frost, may taro, retro copper, magenta coffee, dessert, apricot, bright, empire, moscow, camel, and heat. Ang ganda ng shade, guys. Meron siyang mga nudes, meron din siyang mga pagka-pink, and meron siyang mga dark colors. Ayan. And of course, meron siyang mga glitters, which I love the most. Yes. At nabili ako sa mga glitters na eyeshadow. Ang ganda niya pala talaga tignan, no? Ang nakakabuhay ng mata, ganyan. And meron siyang kasamang brush. So, ito itatry natin. Pero kung hindi ko man siya mabetan, meron naman ako mga brushes dyan na pwedeng gamitin natin para. Swatch ko sila isa-isa, guys. Tignan natin kung gano'n sila kapigmented. Kasi sabi sa mga reviews, sobrang ganda daw ng quality yung pagka-pigmented nitong product na to. Let's start. Umpisa natin kay wax. Ayan. Ang ina-expect ko, guys, may pagka-creamy siya, pero hindi. Very powdery siya. Hindi ko alam kung magkakaroon to ng fallout sa eyes. Next one is the beach. Ayan. Parang hindi masyado makulay pagka mga ganitong ano, color. Ayan. So, ito next. Dapat ididiin mo pa siya bago siya kumulay. Ayan. Hindi ganun ka-strong color nitong mga ganitong shade. For me, ha, natin yung iba pa. Kasi very light colors lang to. Baka hindi ko na masyadong appreciate. Ganon. Okay, so glitters tayo, guys. Dito tayo kay Taro. Okay naman yung pagka-glitters niya. So, next is the retro copper. Wow! Sobrang color niya. Makulay na. Mga medyo dark colors. Dito na tayo kay magenta. And siya. Natin. And the coffee. Itong coffee medyo dark. Para mga medyo black na siya. Ayan o. Ay, sobrang color. Ang kulay ni ate. So, itong dessert. Kung dito sa mga light colors, guys, medyo powdery siya. Pero itong glitters is para siyang cream. Medyo creamy na siya. Ganun. Ay, so may... Ayan siya. Okay. Ganda. Apricot. Ito, apricot. Saan pa pwede ilagay ito? Paubos na yun. Ayan. Apricot. This one is, try naman natin sa kabila. Etong bright. Wow, ang nice na ito. Parang ayan o, nakikita nyo ba? Para siyang nag-gold na may pagka-purple. Next is the empire. So may empire niya. Wow. Ang gaganda talaga, guys. So, ito next is the Moscow. Medyo grayish siya. This is the camel. Ito naman, pink.
Para magkakapares ang shade nila halo. So, ito. Ganda. Next is the heat. Nakita yun naman. Sinwatch ko sila isa-isa. Ayan sila lahat. Ayan. Ganyan yung mga colors niya. And heat. Okay, so, ayun nga guys. Tapos ko na silang iswatch. Gusto ko na silang itry sa aking eyes. Pa sure kung anong dapat kong i-makeup. Pero gusto ko namang mag-try ng hindi mga nudes. Gusto ko i-try to mga pink. Yan, yung mga color na yan. Yan, yung mga yan. Bago to sa akin. Kasi usually guys, mga nudes talaga ang nilalagay ko sa aking eyes. Kasi siya yung parang pwede mong pang everyday makeup. And wala lang, parang yun lang yung mga, yun lang talaga yung gusto kong ilagay sa eyes ko. Try na natin, guys. Uumpisahan ko muna sa aking base. Gagamitin ko si wax. May fallouts ba? Check ko, ha? Okay, so far, guys, wala naman siyang fallouts. Wala pa siyang fallouts. Pero pagka parang dinutdot mo siya, ayan. Sorry, kasi hindi masyadong yung cam ko. Pero pagka ginaganyan ko siya, madaming lalagas, ganon. Na, oh, carry pa naman guys. Hindi naman siya ganun kalala. Very light lang yung color nitong wax. Pang base lang talaga siya. And next one is ang ilalagay ko itong Retro Copper. Ito siya. By the way guys, itong brush okay naman siya pang blend. Medyo naliliitan lang ako. Pero carry bells, okay naman. Okay, so try na natin. Grabe, ang kulay! Nakakatawa, guys! Sobrang color niya, oh, gano'n. Medyo kinakabahan akong mag... Ano ko sa mga ganitong pink? Parang pang Barbie to. Gawa kaya ako ng ano, yung mga Barbie challenge, gano'n. Gano'n ang trabaho, eh, no? Parang sa TikTok. Pero sige, tatry natin. Kaya lang wala akong wig. Wow! Sobrang color niya, no? Nakikita niyo ba? Sobrang makulay siya. Okay. Ang ganda. Ang ganda. Okay, so guys, natatry ko naman siya sa kabilang mata. Okay, so guys, next one is, lalagyan ko lang siya ng konting dito. Ito, gagamitin ko yung magenta. Paglalaruan ko na lang yung mata ko, no? Ganon. Kasi hindi mo naka-expert sa mga ganito. So, dito kasi sa gilid ilalagay. Ayan. Parang masyado nagkulay. Ano bago ba? Nagkulay naman siya, guys. Okay. Gagamit na lang ako ng ibang brush. Nahihirapan na ako sa kanya. And sama-sama na yung color niya, parang nagmi-mix na. So, gagamit ako ng ibang brush. Wait lang. Okay, so guys, eto. Kumuha na ako ng brush. Tatry na ako ng ibang color. So, kung naman siyang itry, eto. Medyo lagyan natin ng konting pagka-dark. Try natin. Ay, ang ganda. Wow. Guys, wala siyang fallout sa, ano, under eye ko. Wala. Ayan, oh. Ganda nito, wow. Okay, so nakakairita kasi pag mayroong fallouts, no? Alam niyo yun, yung parang pagka napunta dito, ang hirap niya ng tanggalin, nag-iwan pa minsan ng colors. Ayoko. Ayoko na may fallouts. Ganang eyeshadow ng palette nila. In fairness, guys, maganda ang daling i-blend. Hindi ako nahihirapan. Usually, mga ganitong color, nahihirapan ako. Pero, eto, hindi ako masyadong nahihirapan mag-blend. Marami na talagang mga murang makeup na very, ano naman, no? Very quality. Dapat talaga mamimili ka ng mga product. It's pandemic, kaya dapat tipid-tipid muna. Yeah! So, ayan guys, parang naging ano na siya. Naging purple na, pero ang ganda pa din. Ayan. So, i-blend-blend ko lang muna. Guys, tatlong color na ang nagamit ko and gagamit ako ng glitters para dito sa middle. Ito ang gagamitin ko since magandang color niya. May pagka purple and gold siya, so tatry natin. Pero kakamay... Dadaliri eh. Dadaliri eh. Huh?
Gagamit na lang ako ng finger para ilagay siya. Okay. Wow! Uy, grabe naman. Grabe naman. Wait lang. Wait lang, ayusin ko. Pasensya na. Ang kulay. Hindi ko in-expect. Tingnan nyo, guys. Diba parang naging ano siya. Ang kulay. Ang kulay ng glitters. Grabe. Pigmented niya. Okay, so try natin na gumamit ng brush. Tignan natin sa kabilang ano. Kung e-epek. Doblehin ko ha. Okay. Makikita yung difference. Pagkagamit ka ng finger, ganito siya. Ganito kakalabasan niya sa eyes mo. Pero pag gumamit ka ng brush, ayan siya. Hindi siya masyadong kapit na kape. Dadagdagan ko pa rin siya. Mas maganda talaga pag finger ang ginagamit pag mga ganitong glitters. Okay, so ayan guys. Yan siya. Apat na color yung ginamit ko sa eyeshadow pero ang ganda ng kanalabasan. Tingnan nyo. Ang ganda ba? Ako na ata nagaganda. Pero okay naman. Ang gaganda ng color niya. Pigmented siya talaga and natuwa ako kasi wala siyang fallouts. Ayan. Katuwa. Doon lang pala siya sa ano, dinut-dut-dut-dut mo. Doon mo makita yung mga powder. Pero pagka in-apply mo, nawawala na yung mga fallouts. Tuwa. Nakakatuwa tong color na to. Alam, ganda. Ang sarap pala paglaruan pag mga color pink, ganon. Huwag yun na paglalaruan yung mga feelings namin. Feelings namin. Feelings namin. Tayo sa under eye. Kung nakita natin color dito, dapat ganito din ilalagay natin sa dito sa under eye natin para mabuhay ang ating mata. Kung ano yung sinasabi ko. Okay, so guys, start na natin. Kanina, gamit ko yung Diretso Copper. Say hi, Amanda! Hi. What happened to your lips? See? Oh my God. Huh? Nag-makeup siya mag-isa. Habang nagbablog ako, guys, kung nakikita, kung naririnig nyo yung mga kuskus dyan, siya yun. Ayan, nag-makeup siya mag-isa. Ganito, pakita mo dali. Pakita mo! Ayaw niya. Okay, so start ko na, ha? Dami ko ng eyeshadow na mga nude colors, mga palette. Yun at yun na lang din yung nagagamit ko. So, huwag tayo ng mga ibang colors. Pero, parang feeling ko naman okay siya. Okay. Ayan siya. Hi, Amanda! Nahihiya siya sa kalokohan niya. Kalokohan itong bata na to. Sige, blend pa natin. So, guys, next is, naglalagay ako ng konting dark color. So, gagamitin ko yung Moscow. Yung gaya ng ginamit ko dito kanina. Si Amanda, ang kulit, no? Sensyo na kayo sa anak ko, guys, ha? So, guys, lalagyan ko na ng dito. Mga dark, dark naman. Yung Moscow. Hi! Nakita yung mga kalokohan ng mga bata. Diyos ko po. Kung wala tayong magawa, try nyo rin mag-practice. Sa mga gusto matuto mag-makeup, try nyo lang mag-practice na mag-practice. Kasi ganun lang yung ginawa ko, kaya ako natuto eh. Nag-umpisa ako sa mga eyeshadow na luma sa bahay namin. Tapos, isa-isang brush lang ginamit ko. Actually, mga ilang taon ko din pinaktis mag-eyeshadow. Hanggang sa na-master ko na siya. And sa araw-araw, ako nang may-makeup sa sarili ko. And pag may event, may-makeup ako na yung sarili ko. Kaya ko naman pala paglaruan ng mga ganitong makeup. Okay, so, maglalagay na ako yun dito. Pakinang. So, dito na lang. Ang ganda kasi, alam nyo, bet na bet ko din maglagay ng ganito. Parang shiny, shimmering, splendid ang ating... Tapos na ako sa aking eyeshadow. Nagustuhan nyo ba? Parang natuwa naman ako kasi... Di ba na ako gumagamit ng mga ganito pero kahit papano, di ba? Na-mix-mix ko sila and
Ito yung kanalabasan niya. Sobrang pigmented nito, guys. Maganda yung mga shade. Makulay yung mga shade. Lalo na pag in-apply na natin siya. And kung ano yung nakikita yung color niya dito, ganun din. So, yun nga, guys. Ang pinaka nagustuhan ko din naman dito sa product na to is wala siyang fallouts. Ayan, oh, grabe. As in. Diba ang dami ko nang nilagay? Hindi siya kumalat. Ayan, oh, as in, wala. Wala talaga. Ayan, makikita nyo. Naman ako dito kasi guys, ano lang ata, ito mga 250 something lang ata siya sa Lazada. Sa ganitong price is, quality ng product is okay siya and very pigmented. Ang ganda. Tuwang-tuwa ako. Obvious ba? Itong mga ganitong makeup, hindi ko naman masyadong natatry. Ngayon lang, pero natuwa ako dahil napag-mix-mix ko sila, na-blend-blend ko sila ng maayos. And ayun nga, babalik ako guys for my finishing look. Finishing look and naglagay na ako ng mga blush on, lipstick, and kung ano-ano pa. And all in all, guys, I really love this palette and I recommend this sa mga naghahanap ng mga murang palette na affordable. So, ito siya. Pwede nyo siyang gamitin and it's very pigmented and nakita nyo naman sa videos na to kung gaano ako natuwa sa product nila. Ganda, ang ganda ng color. Kung nagustuhan nyo man yung makeup ko. Maganda to, guys! So, i-check nyo na lang sa description box kung saan ko nabiling link and very affordable siya. Very affordable. Affordable siya! So, meron dito sa Lazada. And thank you for watching and I hope you enjoy. Marami pa tayong i-review na product na mura para ngayong pandemic eh hindi tayo masyadong gumasto. So, ayun. Thank you for watching, guys! Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga videos ko. Thank you, guys! Bye!